Okay, hello guys. So, gusto kong sagutan yung nabasa kong comment regarding endo employment. Okay? Sasagutin natin yan through a case. Tapos yung isang question na nabasa ko sa comment section was, ano daw ba yung pwede niyang makuha kapag ka natanggal siya sa kanyang employment? Okay? Tinanggal siya ng kanyang employer. Sasagutin natin yan using this case. Ito ay may GR number na 238289 na decision na ito noong January 20, 2021. Okay, so ang nangyari dito, na-hire etong si empleyado, tatawagin natin siyang si OS, noong June 2011, nag-sign siya ng 5-month employment contract sa isang agency. Pero itong si agency, ibinigay siya sa kanilang kliyente. Doon siya nag-work sa kliyente ni agency. So, nung nag-expire yung 5 buwan na kontrata niya, tuloy-tuloy pa rin siya sa pagtatrabaho. Okay? Pero nung April 2013, yung kanyang paymaster, dun sa kanyang pinagtatrabahuan, ay na-require siya ngayon na mag-sign ng panibagong 5 buwang employment contract. And dahil dito, syempre, hindi siya pumayag na mag-sign ulit ng panibagong 5 buwan. So, after that, tinanggal na siya. Okay? Ngayon, nag-file siya ng illegal dismissal noong June 2013. Ang depensa naman nitong si employer, sabi niya, hindi naman namin empleyado yan eh. Actually, meron nga siyang kontrata sa isang agency. Itong agency na to ay legitimate job contractor as certified by DOLE. May certification si DOLE. Na pwede siyang mag-supply ng workers na magpa-perform sa production nila o kaya sa office areas nila. Yun ang depensa niya. So, nung tinanggal siya ng kliyente, okay, technically, hindi pa siya tinatanggal ni agency. Alright? Yun ang kanilang depensa. And ang reason nga ng hindi na niya pagtatrabaho dito sa opisina ni kliyente ay dahil nag-expire na yung kanyang 5 buwang kontrata. Okay? Now, umabot sa Korte Suprema yung kanilang kaso. Ang sabi nitong si empleyado, na-terminate ako, regular employee ako ng kliyente ni agency kasi yung ginagawa ko ay necessary and desirable sa kanilang negosyo. Okay? So, nung hindi ako nag-sign ng panibagong 5 buwang kontrata, tinanggal ako sa trabaho. Right? So, ganun pa rin, yung depensa naman ni employer, ang nagbabayad nga ng SSS mo, pag-ibig mo, tsaka PhilHealth mo, yung agency, pati sahod mo. So, hindi kami yung iyong employer. Now, sabi ng korte, under Article 106 ng Labor Code, yung labor contracting ay yung arrangement na ang isang company na walang substantial capital or investment sa pamamagitan ng tools, equipment, machineries, work premises na nagsusupply ng mga trabahador sa isang kliyente na gumagawa ng activities related sa principal na negosyo ng employer ay tinatawag na labor-only contractor. Okay? Pinapayagan yung subcontracting ng services, pero subject to regulation para sa protection ng workers. And pwede mong i-contract yung operation provided nakakapag-comply ka sa standards ng labor code at saka ng kanyang implementing rules. Okay? So, yung pagkakaroon mo ng registration sa DOLE bilang isang legitimate contractor, hindi lamang yun ang kailangan para maging isang legitimate contractor ka. Kasi may elements like yung substantial capital, yung investment, at saka yung control mo sa iyong mga trabahador. Okay? Now, yung kontrata na pinirmahan niya with the agency ay
hindi na ipresenta sa korte. So, yung allegation nila na hinire siya ni agency at sa agency ang kanyang employer ay sabi ng korte, it does not have a leg to stand on kasi hindi ito na ipresenta sa korte. Moreover, doon sa agreement between yung kliyente at saka ni agency, ang ipoprovide lang niya ay workers, wala nang iba. So, ibig sabihin, yung tools, yung equipment para magawa yung serbisyo ay pinoprovide pa rin ng kliyente ni agency. So, dun pa lamang, may violation na. Hindi na ito pasok dun sa definition ng law regarding legitimate contractor. Okay? So, in effect, nagsusupply lang siya ng manpower. And yung substantial capital niya or investment ay hindi niya napatunayan. So, it cannot be denied na yung duties nitong si empleyado ay kasama dun yung production and manufacturing ng produkto ni kliyente, which is yung plywood. Okay? And napatunayan din nila na ang nagbabayad ng kanyang sahod ay yung empleyado ng kliyente, hindi yung si agency. Okay? Ang nag-train sa kanya ay yung mga empleyado sa department ni employer, hindi yung agency. Kasama dun sa kanyang training yung paggamit ng mga machine. Alright? So dito, idiniklara ng korte na labor-only contractor ngayon itong si agency at dahil labor-only contractor siya na ipinagbabawal ng labor code. Therefore, yung personality ni kliyente at saka ni agency ay nag-merge into one, ang sabi ng korte. Therefore, itong si agency becomes a mere representative na lamang netong si employer. At ang tunay na employer netong empleyado ay yung kliyente ni agency. So dahil napatunayan na si employee, ang kanyang employer ay yung kliyente, puntahan naman natin ngayon kung tama ba yung pagkakatanggal din sa empleyado. Okay. So bilang employee ngayon, matatanggal lamang si empleyado based on just or authorized causes provided under the labor code. And under the labor code, hindi kasama doon yung end of contract bilang either as just or authorized causes ng termination. So hindi mo po pwedeng tanggalin ng empleyado by reason na nag-expire na yung contract niya, nag-end of contract na siya. Endo. No. Under the labor code, walang ganon. So dito, ang sabi ng korte, therefore, etong empleyado was illegally dismissed. So kung may illegal dismissal, ano yung makukuha ng empleyado? Well, pursuant to Article 279 ng labor code, entitled siya sa reinstatement without loss of seniority rights, payment of back wages, kasama dyan yung allowances, yung benefits, or other monetary equivalent from the time na hindi na siya nabigyan ng sahod up to the time of actual reinstatement. Or kung hindi na siya po pwedeng ibalik sa kanyang trabaho, babayaran na lamang siya ng separation pay equivalent to 1 month pay for every year of service up to the finality ng judgment. Okay? Now, this is based sa Article 279 ng Labor Code as amended by Section 34 ng RA 6715. Okay? So, ilalagay ko rin po yun sa video description. So, ayun, regarding endo employment, ito yung discussion ko doon. Sana nasagot ko yung iyong query and then para dun sa nagtanong regarding sa kung ano makukuha niya kapag napatunayan na siya ay illegally dismissed ng employer, Article 279 ng Labor Code as amended by Section 34 ng RA 6715. Okay, so thank you for supporting my TikTok, my Facebook, and my YouTube channel. And salamat. Thank you for watching.